Tayo po ngayon ay nasa patatlong linggo at ang aking pong topic last week is abiding in the grace that is unmerited and undeserved favor. So abiding in God's grace, it is free and unmerited favor. So how to abide in God's grace? Ito po ang aking tinuturo sa inyo. Paano ba mag-a-abide, mananatili? Kailangan po nating manatili sa biyaya para lagi kang handa, anumang pagsubok, mapagtagumpayan mo yan. So itinuro ko po nung isang linggo, kung hindi nyo po na, hindi po kayo nakapakinig, pwede nyo pong balikan sa JA1BA1 page or sa YouTube. Tinuro ko po nung isang linggo na how to abide. Number one is by understanding the true meaning of God's grace. Balikan nyo na lang po yan sa YouTube. Nasa YouTube po yan. Ngayon pong ituturo ko sa inyo ay how to abide. Kailangan mong maunawaan na ang grace ay si Lord. Galing kay Lord ang biyaya at lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin para tumanggap ka ng himala, sa likod po na yan ay si Lord. Kaya ngayon po sa Roman numeral number 2, how to abide in the grace of God, Roman numeral number 2, it is through understanding the benefits of grace. Tinuro ko po ng first and second, hindi ko po natapos, next week, tama-tama, last Sunday of this month, September, itutuloy po natin. Hanggang number 7 lang po ako. Number 1, understanding the benefits of grace. Una, we are saved by grace. Yan po ay matagal nang sinasabi, pero alam nyo po, yung matagal nang paulit-ulit na sinasabi, kaya inuulit, mahalaga. Ito po ay patungkol sa ating future. Kaya kailangang ulit-ulitin. At ngayon pong araw na ito, number one benefit ng biyaya ng Diyos, sabihin natin biyaya. Pag sinabi natin grace, it's all about Jesus Christ. And explain ko na po yan noong isang linggo. The first Sunday, yung pong meaning ng grace. At nito pong nagdaan linggo. So, number one, we are saved by grace. Sabi po ng Ephesians 2:8-9, God saved you by His grace when you believe. Iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya nung ikaw ay sumampalataya. From the time na ikaw ay nanalig sa Panginoon ng totoo, tinanggap mo ang biyaya at ang biyaya ay si Kristo, ang biyaya ay si Jesus Christ na nag-alay ng buhay sa cross of Calvary, the time na siya'y tinanggap mo, okay, natanggap mo ang kaligtasan. Kailan yon? Ikaw lang ang nakakalaam. Ako po, 1986. Tinanggap ko ang mensahe, nanalig ako sa Panginoon. Okay, from that time. Kasi totoo ang ginawa kong pagtanggap, totoo ang ginawa kong pakikipagrelasyon, totoo na ako'y nanalig sa Lord at sa Kanyang mensahe at sa Kanyang ginawa sa cross. From that time, ako po'y naligtas. Sino rito yung alam mo kung kailan ka iniligtas ng Panginoon? Kung kailan ka nagpaligtas? From the time na totoo kang nanalig, kailan yun? Ikaw ang nakakaalam. God save you by His grace when you believe. Mula nung tanggapin mo si Christ as your own personal Savior, totoo ang pagtanggap mo, totoo ang ginawa mong pagsusurrender, kinilala mo na ikaw ay ligtas hindi dahil sa iyong mabuting gawa, ligtas ka hindi dahil sa relihiyon, ligtas ka dahil ni Christ. Doon ka nagsimulang maligtas.
At malalaman mo kung ikaw ay ligtas. Dahil makikita mo yung 2 Corinthians 5:17. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Hindi ito dahil sa'yo, kundi dahil ni Lord na nasa'yo in the person of Holy Spirit. Mali mo lang po. In the person of Holy Spirit. And you can take credit for this. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong ginawa. Ang faith ay galing kay Lord. Nung buksan mo ang puso mo nung kumatok si Lord, Revelation 3:20. Sabi ni Lord, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Kung ako'y iyong pagbubuksan, ako'y papasok at ako'y mananahang kasalo mo. Kailan mo binuksan ang puso mo ng totoo na si Kristo ay Lord and Savior mo, yun ang time na ikaw ay naligtas. Sino rito? Pinagbuksan mo si Lord noon pa at nasa iyo si Holy Spirit. Nakita sa iyo ang pagbabago dahil ni Holy Spirit, ikaw ay ligtas na. Ikaw ang nakakaalam. Sabi rito, you can't take credit for this. It is a gift. Ito'y regalo. Ang faith po ay regalo. Pero ang galing sa'yo nung pinagbuksan mo ang puso mo, andyan si Lord na pinagmulaan ng regalo. Sinong giver? Si Lord. Wala kang pwedeng ipagmalaki. Kaya sabi rito, you cannot take credit for this. Ito'y regalo. Ang kaligtasan ay regalo. Sino tumanggap na ng regalo? Ang regalo'y tinatanggap si Kristo na tagapagligtas. Revelation, pakidala mo po ako bago ko isundo. Revelation 3:20, ang sabi rito, kumakatok ako, I'm knocking at the door. When you open that door, I will come. Sabi rito, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open that door, I will come into him and eat with him and he with me. Magkasama na sila. From the time na nagsuko ka ng buhay mo, binuksan mo ang puso mo kay Lord, pinaghari mo siya, yun ang time na ikaw ay nagkaroon ng spiritual rebirth. Doon ka na born again. Alam mo kung kailan yun? Pinaghari mo talaga si Lord. Ang bunga mo'y maasim pa, pero sa patamis. Sino nagkikreate po ng bunga? Si Holy Spirit. Nasaan si Holy Spirit? Nasa iyo, indwelling. Presence na sa atin. Nasa ating kalagitnaan, 2 or 3 gather in His name, ang tawag po doon, manifested presence. Palakpakan natin the manifested presence. If anyone hears my voice, okay, may mensahero, may messenger, and then may message, pinakinggan mo ang tinig ng Panginoong, ginagamit lang po kaming mouthpiece, and opens the door, sabi ni Lord, I will come in. Si Lord ay hindi po yan bara-bara ba na basta na lang pakikialaman ka, hindi po. When you allow yourself, when you surrender yourself, sinabi mo, here I am Lord, I surrender my life, take over. Sinabi niyo na ba yun noon? Sabihin mo ulit ngayon, here I am Lord, I surrender my life, take over. Take over. Yun po yun. Ituloy po natin. So, malino po yan, ano? Ang tao ang nagbubukas ng pinto ng kanyang puso para papasukin si Lord. Ibalik mo ako dun sa, dito po sa We Are Saved by Grace. Tingnan nyo po ha, it is a gift. Ang kaligtasan po ay regalo. Ito'y biyaya. So, number one, the benefits of grace, we are saved by grace. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Ang kaligtasan ay biyaya. Si Christ. Bakit naging biyaya si Christ? Siya nag-alay ng buhay para sa kapatawaran ng kasalanan natin. Palakpakan natin si Jesus Christ. So the only way to heaven is through the doorway of grace. Kaya pinakita ko sa inyo ang Revelation 3:20. Nagbukas kayo ng pintuan,
It is the doorway of grace. Pinagbuksan niyo ang biyaya. Sino ang biyaya? Si Christ. Paano tayo maliligtas? Sa biyaya. Pag tayo nanalig. From the time we believe, having a genuine faith, doon po kayo nagsimula, tayo nagsimula na maligtas. You can't earn it. Hindi mo ito, hindi ito bayad. Ito'y regalo. Ang kaligtasan ay regalo. You can't work for it. You can't buy it. Hindi mo ito mabibili. Ito ay si Lord ay nag-o-offer ng regalo ng kaligtasan. Sino rito ang ligtas na? Kailan ka nagsimulang maligtas? Nung mag-surrender ka ng buhay mo, nanalig ka kay Kristo sa kanyang ginawa sa cross, nanalig ka na ikaw ay maliligtas lang dahil sa biyaya. Sabi natin sa biyaya. So ano po ang number one benefit ng biyaya? We are saved by grace. Palakpakan natin si Lord. So the only way to heaven is through the doorway of grace, and you can't earn it, you can't work for it, you can't buy it. Hindi mo ito mabibili. Number two. Number two'ng benefit ng grace, we're forgiven by grace. Though we don't deserve it. Sabi ng Isaiah 43:25, I am the God who forgives your sins. And I do this because of who I am. I am the God, Isaiah 43:20, I am the God who forgives your sins. Ako ang Diyos na mapagpatawad. And I do this, ako'y nagpapatawad dahil ako'y Diyos na mapagpatawad at mapagmahal. Palapakan natin, Diyos natin. So number two benefit ng biyaya, we are forgiven dahil sa si Lord ay mapagpatawad. Si Lord ay mapagmahal. And I do this because of who I am, not because of who you are, not because of what you've done, not because that you are good. No. May maipagmamalaki ka. Ayaw ni Lord na magmamalaki. Ang ipagmamalaki po natin, kaya ko po itinuturo sa inyo ang benepisyo ng biyaya para balik lang po tayo lagi kay Lord. Tinuro ko po sa inyo yung mga hindrances sa biyaya. Ang hindrances sa biyaya ay pride. Self-reliance. Yung ikaw ay umaasa lang sa sarili mo. Ang gusto mo ikaw lang. Ikaw ang magaling. So hindi po, ayan po, it hinders. Kasi tinuro ko po sa inyo na isang linggo that God, 1 Peter 5:5, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Sino rito ang araw-araw ay tumatanggap ng biyaya dahil ikaw ay mapagpakumbaba? So, sabi ni Lord, ako ang Diyos na mapagpatawad at ako'y nagpapatawad dahil ako ito, mapagpatawad, mapagmahal. Kaya sabihin natin, thank you Lord for your forgiveness because you are the God who is gracious and forgiving God. He's a forgiving God. He's a gracious God. He's the most loving God. Ayaw niya na may mapapahamak sa impyerno. Kaya kailangan lagi ko pang inuulit sa inyo, ipakilala natin si Lord ng tama. Pero, paalala, huwag po natin gagawing lisensya ang biyaya ng Diyos para gumawa ng mali. Binibiyayaan tayo, ito po ituturo ko next week sa continuation, na ang dahilan ng biyaya ay para magawa mo yung makakatulong para sa'yo. Hindi lang para sa iyo, para sa iba. Kaya bibigyan ka ni Lord ng pagnanasa at ability, Philippians 2:13. Para wala kang maipagmalaki. Talagang aasa ka kay Lord. Sabi dito, and I do this because of who I am. Sino si Lord? He's a most loving God. Gracious God. All-powerful God. He knows everything. He can do everything. Palakpakan nga natin si Lord. Sabi niya, and I will not hold your sins against you. Once na ikaw, sabi nga po ng 1 John 1:9, kung
sa sino mang magpapakumbaba, if you confess with your mouth, if you confess your sins, he is faithful and just to forgive you. Kapag ikaw ay humingi ng tawad, sabi nga ng Isaiah 1:18, hali kayo, magliwanagan tayo. Gaano mang karumi ang iyong nagawang kasalanan, ito man ay kasing pula ng scarlet, kaya ko yung paputiin, sabi ni Lord, kasing pula ng snow. As white as snow. Palakpakan natin si Lord. So, number two, benefit of grace is, number one po, we are saved by grace. Number two, we are forgiven. Bakit tayo napatawad? Siya'y mapagpatawad. Bakit tayo napatawad? Siya'y Diyos na mapagmahal. Number three. Ito pong number three, number four, number five, kinuha ko po yan sa Galatians 3:13 na babasahin natin later. Anong makikita natin doon? Freedom from the curse. We are freed from the curse by grace. Tayo'y pinalaya sa sumpa. Papakita ko po sa inyo sa Bible. Number four, became heir and recipient of Abraham's blessings. And number five, filled with God's Spirit. Kinuha ko po yan sa Galatians chapter 3, 13 to 14. Mana po ako ng magandang version. Nakita ko po sa God's Word. Ang ganda. Pero nilagay ko rin po ang NLT. Unahin natin yung God's Word. Doon ko po kinuha na tayo pinalaya sa sumpa, and then tayo po ay naging heir of Abraham, naging Abraham seed, natanggap ang Abraham blessing, and then the Holy Spirit nag-indwelt sa atin. Saan ko po yung kinuha? Galatians 3:13 to 14. Ang ganda ng version ng God's Word. Sabi rito, God's Word muna. JW. Andyan yan. After na number 5. Okay. Galatians 3:13 to 14. Wala? Yeah! 14 hanggang 14 yan, dear. Ibig sabihin, first and second, 13 and 14 yan. Okay. Yan. Pakibasa po natin. Christ paid the price to free us from the curse that the laws in Moses' teachings bring by becoming cursed instead of us. May kabayaran na kailangang bayaran, pero hindi natin kayang bayaran ang halaga para tayo'y maalis sa sumpa ng kautusan ni Moses. Ang linaw po. Ang nagbayad po dito ay si Christ by His precious blood. There is a curse. Meron pong sumpa kapag hindi nasunod ang 10 utos. Sinunod ang 9, hindi nasunod ang 1, nasa sumpa. Basa uli. Christ paid the price to free us. Saan tayo palalayain? From the curse that the laws in Moses' teachings bring by becoming cursed instead of us. Si Lord ay naging sumpa. Scripture says, everyone who is hung on a tree is cursed. Sino po ang hung on the tree? Si Jesus Christ. Napasaan na po ang sumpa na kay Kristo nung siya'y mabayubay sa krus. Next. When he was hung on a tree, sabi rito, everyone who is hung on a tree is cursed. Sinumpa ang sinumang mahang on the tree o napako sa cross. Sino po ang napako sa cross? Jesus Christ. Christ paid the price so that. So anong number one mula sa ating binasa na benefit ng biyaya ni Kristo nang siya'y mamatay sa cross? Ito ay pangtatlo na natin. Dito natin kukuhanin na yung pantatlo. That we are freed from. The Lord set us free from the curse of the law. Freedom from the curse.
by grace. Maganda po bang balita yun? Palakpakan natin si Lord. May sumpa eh, kapag hindi mo nasunod ang sampo. Eh sabi ni Lord, ako na. Ako na magbabayad niyan. Grabe si Lord. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Siya nagbayad. Sabihin natin, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Freedom from the curse by grace. Bakit? Sabi po rito, everyone who is hung on a tree is cursed. Sino ang sinumpa? Si Christ. Christ paid the price. So that, ito yung padalawa na makikita natin ditong benefit ng biyaya. Yung unang benefit mula sa ating binasa, napalaya tayo sa sumpa ng kautusan. Tama po. Ano yung padalawa? Christ paid the price. May kabayaran din po pala. Yung blessing na meron si Abraham para mapapunta sa iyo at sa akin. Basa po. Woo! Christ paid the price so that the blessing promised to Abraham would come to all the people of the world through Jesus Christ. Sino rito ang naniniwalang matatanggap mo ang ipinangako ng Diyos kay Abraham? Nagsimula na nga at ito'y magpapatuloy. Ang gusto ni Lord, tayo tumayo bilang ulo, hindi buntot. Amen. Ang gusto ng Lord, sinabi niya, Psalms 84:11, He will not withhold the blessing. Ang kailangan lang po, Proverbs 22:4, humility and fear of the Lord are riches, glory and honor. Magpakumbaba. So sino rito, dahil sa binayaran ni Kristo, hallelujah, ang sumpa, binayaran niya, okay, He paid the price for us to receive the blessing of Abraham. Sino rito ang naniniwalang may tinanggap ka na at patuloy mong mararanasan the promised land? Here on earth and after this life, we became heir of Abraham. Not because of what we are doing, good. We are doing good, no. Tinawag natin siyang Lolo Abraham eh. Tayo'y naging descendants ni Abraham because we connect our lives to Jesus Christ. At dahil doon, tayo'y naging apo ni Abraham o lahi ni Abraham. Nasaan ang lahi ni Abraham? At ang pangako ng Diyos kay Abraham ay sa atin din. Palakpakan natin si Lord. Yun po yung padalawa, pero yun po yung pumapatak sa pang-apat. We became heir and recipient of Abraham's blessings. And panglima, ituloy natin. And we would receive the promised Spirit through faith. Filled with God's Spirit. Panglima. So ano po yung number one? Benefits of grace. We are saved. Ano po yung number two? We are forgiven. Ano po yung number three? We are freed from the curse of the law. Number four, we became heir, recipient of Abraham's blessing. Number five, we are filled by God's Spirit. Palakpakan natin si Lord. Sabihin natin, thank you, Lord, for the grace that you offered. Nararanasan namin yon. Amen. So, kailangan po talaga maunawaan natin yung biyaya para, kasi ang topic ko po ay abiding in God's grace. Paano ka mananatiling nakaugpong kay Kristo? Maunawaan mo ang meaning ng grace, ang benepisyo ng grace, at tayo ngayon nasa number? Ay, basahin ko po itong NLT. Dalawa pong version ang aking nilagay dyan. Para mag-sink in sa heart natin, Galatians 3:13-14. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. Alam ni Lord eh, wala makakasunod ng sampung utos. Kaya itinuro ko muna po sa inyo ng standard na Lord. Sabi po ni Lord sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Bakit nag-fall short? 100% perfection ang kaya na may kanina pa sa GW version. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing.
kinuha ni Lord yung sumpa. Palakpakan nga natin si Jesus. Thank you, Lord. He took upon himself the curse for our wrongdoing, for it is written in the scriptures, curse is everyone who is hung on a tree. Through, sabihin po natin, sabay-sabay po tayo. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles. Sino po ang hintil? Tayo. Hindi po tayo Hudyo. Ang mga Hudyo, mga Israelita. Eh kaya lang, ang ibang Israelita, ayaw manampalataya, napabaling ang Lord sa habag niya, sa mga hintil. Tayo po yun. Are you listening? Kaya sabi rito, through Christ Jesus, hamagitan ng ating pananalig kay Christ, hamagitan ng ginawa ni Christ sa cross na pagbabayad ng sumpa, tayong mga hintil, sabi rito, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham. Go! The same blessing that God has promised to Abraham is for you and for me, for you, na mga tunay na anak ng Diyos. Sino yun? Sino naghihintay pa more and more ng Abraham blessing? Magaganap yan. Sinabi ni Lord ay sinabi niya. Sabihin uli natin, thank you Lord Jesus. Through you, we have been connected to your to Abraham. Because of you, Lord Jesus, we are connected sa'yo. Kaya yung Abraham blessing ay sa atin din. Sabihin mo sa yung kaliwat kanan, the Abraham blessing is yours. The promised land is yours. Amen. Palakpakan natin si Lord. So, through Jesus Christ, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to believe to Abraham. Ito po ang sunod. So that we who are believers, tayo daw na mananampalataya, might receive the promised Holy Spirit through faith. Ang linaw po, tinanggap na tayo nakalaya sa sumpa. Ang padalawa, tayo naging descendants ni Abraham. At dahil doon, tumanggap tayo ng blessing ni Abraham. Ano yung patatlo? Na tayo ay si Holy Spirit ay nag-indwell. 1 Corinthians 6:19. Nasaan si Holy Spirit ngayon? Nasa'yo. At itong tinatawag na 2 or 3 gathering in His name, manifested po presence of the Holy Spirit ang narito. Ano pong tawag kapag 2 or 3 gather? Manifested presence. Ay kapag po nasa'yo, indwelling presence. God is with you. Amen? So, God is here. Wherever you are, siya hindi nang iiwan. Hebrews 13:5, huwag mo nang sabihin, iniwan ka ni Lord. Eh samantalang, sabi ni Lord, di ba, inaawit mo? Ano nga yung awit? Kailanman di mo kami iiwan. Kaya huwag mo nang sabihin, Lord, iniwan mo yata ako. Sabihin naman ni Lord, di ba, inaawit mo yan? Tsaka nakalagay yan sa Biblia, hindi kita iiwan, ipababayaan. Hebrews 13:5, sabi mo sa'yo, yung kaliwat ka, hindi kayo iiwan ni Lord. Sasamahan ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. Gagabayan ka ni Lord. Tutulungan ka ni Lord. Sino yon? So that we who are believers, sino po rito ang mananampalataya, might receive the promised Holy Spirit through faith. Nandyan siya. At ang katunayan, na nariyan si Holy Spirit, na babago ka. Ang bunga ng Holy Spirit, makikita sa iyo ang love, makikita sa iyo ang joy, makikita sa iyo ang patience, makikita sa iyo ang faith, ang kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yan ang bunga. Nililikha mo ba yan? Hindi. Si Holy Spirit, kung nasa iyo. Check yourself. Nasa atin si Holy Spirit, kaya tayo nababago. Pero kung walang pagbabago, umamin ka na. Baka hindi totoo ang pagtanggap mo kay Kristo. Pero may panahon pa, gawin mo ng totoo. Tanungin mo ang katabi, totoo na ka na ba?
Totoo ka na ba? Sa iyong relasyon kay Christ, totoo ka na ba? Kailangan ka nang magpakatotoo kasi kung talagang submitted ka na kay Christ, nariyan si Holy Spirit, I tell you, mababago ka. Kaya ang hindrances doon sa biyaya ni Lord, si Lord ay mapagbiyaya. Pero pinag-aralan natin yung isang linggo, what hinders the grace? Kataasan. Ayaw umamin. Pride. Yan ang nangyari kay Lucifer. Kaya siya ay naalis dun sa heaven. Pero sabihin mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos, mapagpakumbaba ka. Umaamin ka kapag ikaw ay mali. Hindi naman tayo pwede magtago sa Lord. Ay napapabuti ang umaamin. Tama. Hindi naman tayo pwede magtago sa Lord. Kaya ang katotohanan na nasa atin si Holy Spirit, ayaw mong saktan siya. Iyan po ay biyaya. Nagagawa po natin, Philippians 2:13 yun eh. Pero sa isang linggo ko po yun inilagay kasi hindi tayo umabot doon. Philippians 2:13, siya talaga yung naglalagay ng pagnanasa eh. Bakit ka ba nanalig? Because of the desire that God has given you. So, ano lang ginawa mo, you open the door of your heart. Yun eh. Wala talaga, balik lahat kay Lord eh. Eh, kasi Lord naman talaga kung bakit ako naligtas si Lord eh. Kung bakit nagagawa ko ang tama si Lord. Nakakapagpakumbaba ako dahil ni Lord. Si Lord talaga, oo. Kung lagi kang nakikinig ng Word of God at maayos ang iyong pakikinig, you mean it, you treasure it, mababago ka through the power of the Word of God. Palakpakan natin si Lord. So, curses, sana tayo. So, we who are believers, okay na tayo dyan. So, number one, benefits of grace, we are saved by grace, we are forgiven by grace, we are redeemed from the curse of the law by grace, we are heir and recipient of Abraham's blessing by grace, and God's Spirit indwelt in us by grace. Filled with God's Spirit. Now, number six, we receive God's miracle by grace. Ang himala po ay biyaya ng Panginoon. Ito'y ibinibigay ni Lord dahil siya ay giver. Basta ang hanap lang ni Lord ay maging mapagpakumbaba. Galatians 3:5, every miracle that happens, happens because of grace. Why do you think God answers? Meron akong nilagay dyan. Teka. Yan. Ay, sorry. Galatians 3:5. I ask you again. I ask you again. Does God give you the Holy Spirit and work up? After nung number 5. I ask you again, sabi ni Paul, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law? Ito ang tanong ni Paul. Ibinigay ba sa inyo ang banal na Espiritu Santo at tumanggap ba kayo ng himala dahil sinunod niyo ang 10 utos? Tanong ito. Anong sagot? Of course not. Kayo nga. Ayun po kasi, eh, di ba? Tinuruan tayo nung elementary. Ako po'y tagabasa ni Ma'am Talag. Kasi ako po'y may intonation. Eh di parang willing-willing po'y biyaya ng Panginoon. Kaya nasa ulo ko na po yung Peter Piper, pick a peck of pickled pepper, a peck of pickled pepper, Peter Piper, pick. If pickled pepper, pick a peck of Peter Piper, where is the peck of Peter Piper, pickled pepper, pick? Yung po'y laging pinapopronounce, yung po'y tongue twister. Tapos nung ako po'y mag-undergo ng about, ano, sa language, tongue twister, yan, pinapopronounce. Eh, para hindi daw maging at-at, kailangan po yun ng mga speakers. So, I ask you again,
Itong tanong, does God give you the Holy Spirit and work miracles? Remember the word, work miracles. Gumagawa ng himala. Si Lord ba'y gumagawa ng himala? Yes. Ito pa'y dahil sa iyong pagsunod sa 10 utos? Ano sagot? Of course not. Sabi mo, of course not. Hindi kaya sa Tagalog. Siyempre, hindi. O, di ba? Siyempre, hindi. Of course not. It is because you believe the message you heard. Sabihin natin, message. We heard. At anong sunod? About Christ. Sabihin natin, believe. Message. Heard. Napakahalaga po ng may mensahero. Kanina kami po may pinuntahan uling funeral. At mahalagang may messenger. Sino rito yung willing na ikaw ay maging messenger ni Lord? Take note of this. Tinanggap mo ba ang Holy Spirit at tumanggap ka ba ng himala dahil sa pagsunod sa 10 utos? 1, 2, 3, go. Of course not. Siyempre, hindi. Nakalagay dyan. NLT yan. New Living Translation. It is because, paano ka tumatanggap ng himala? Ito po, ang linaw. You believe on the message you heard. May message, pero hindi ka naman nampalataya. May himala kaya? Wala. Eh, nandyan ang word. Andyan ang Biblia. Ang dami mong Bible, hindi mo naman sinishare. Hindi ka naging messenger. May makakarinig kaya? Of course not. Wala. Sabi ko nga nung aring binabasa ko, oo nga. Kailan nagsimula na ang tao ay panahanan ni Holy Spirit? When somebody give that message that we need to accept Jesus Christ, kailan mo yan uling ginawa? Calling the attention of everyone, we need to share the good news of salvation. Sino rito ang gustong magamit ni Lord as his mouthpiece? Taas ang kamay. Yes, amen. So anong mensaheng ibibigay mo na tayo maliligtas sa biyaya sa magitan ng pananampalataya at hindi tayo maliligtas dahil sa ating mabubuting gawa, hindi rin tayo kayang iligtas ng mabubuting gawa at ng relihiyon. Si Kristo lang na namatay sa cross, nagbayad ng kasalanan natin, nagbuwis ng buhay, nagbayad ng sumpa. Kaya tayo tatanggap kay Kristo ng totoo, pananahanin si Kristo, makikipagrelasyon ng totoo kay Kristo, ligtas tayo sa apoy ng impyerno. Sino yun? So we need to share the message, the good news of salvation, and somebody must hear it. Tutuwa po ako, naging open po ang Alagaw for the whole almost 1 week. Hindi naman 1 week. From, oh nga, every night hanggang kahapon funeral service, tinuro ko po doon, the real, there is, heaven is real and hell is real. Ay naroon ng mga kaklasik ko. Hindi ko na may mention. Baka may malimutan ako. Opportunity. Ang linaw po, kailan natatanggap ng tao si Holy Spirit nung magdesisyon na si Kristo ay paghariin as Lord and Savior, bakit nakapagdesisyon? May narinig na mensahe. The message. At yung message na yon, sila'y nanampalataya. At nung sila'y manampalataya, dun sa narinig na message, yun, tinanggap nila si Christ, nanahin si Holy Spirit, nag-perform. The first miracle is the miracle of salvation. Kailan naganap? Nung somebody, kailan naganap? Nung may magmensahe about Christ. Kasunod po ng miracle of salvation is the miracle of healing. Saan yung galing? Kaya sabi ko nga, basa uli natin. As I ask you again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you?
Makinig kayo. Si Lord ba hanggang ngayon gumagawa ng himala? Yes, ang linaw. Kasunod. Kasi kapag ang isang tao po ay nasa ang isang tao pinananahanan ni Holy Spirit, dahil si Holy Spirit ang gumagawa ng himala, mag-rejoice ka na. Himala after himala after himala, hindi lang ako nakaranas, pati kayo. Because of the Holy Spirit in our lives. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kaya ito po yung magkasama sa isang verse. Si Holy Spirit po yung nagpe-perform ng miracle. Are you listening? Kanino? Sa taong mananampalataya. Kanino? Sa taong pinananahanan niya. It is because you believe the message you heard about Christ. Anong mensahe ang ibibigay mo? Ano pong mensahe ang ibibigay natin sa tao? About Christ. Anong iminiminsahe ko sa inyo? About Christ. So what do you think? Anong gagawin ni Holy Spirit? He will continue to move to the one who believe at kayo yun. May ginagawa si Lord sa'yo mula kanina. Kasi si Lord ang ating binibida rito. At si Holy Spirit ay working. When Christ has been lifted up, the Holy Spirit is at work. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, naniniwala ka ba? Gumagawa ng himala si Lord sa'yo. Gumagawa ng himala si Lord sa'yo. Hindi ako. Nangyari ang himala dahil tayo nakarinig about Christ, that Christ is our gracious God, that Christ died on the cross. He redeemed us from the curse. He redeemed us and took the penalty of our sins. At tayo'y pinalaya niya sa sumpa. At ang himala ay posible ngayon na. From this day on forward, nakaranas ka na, makakaranas ka pa, ay declare in the presence of God, miracle na hindi mo pa nararanasan ay maranasan mo. Greater things we will do. Sabi ng Joel chapter 2, in the last days, God will gonna pour out His Spirit. At ngayon na nga, Father, in Jesus' name, sabi mo, magpatotoo ka, may himalang inihanda ang Lord sa'yo. Magpatotoo ka, ikaw nasa online. Handa ka bang magpatotoo? May himalang nakahanda, nakikinig ka. Tayo'y nasa presensya ng Panginoon. Kumikilos si Holy Spirit sa'yo. Ang imposible sa tao ay paggagawin ni Lord, posible sa'yo, pinalalakas ka ni Lord. Siya'y kumikilos sa panalangin mo. Eto ngayon, sino yung magpapatotoo sa himala ni Lord? Dito tayo ngayon. Why do you think God answers your prayers? Sa palagay mo, bakit ka tinutugon ni Lord sa panalangin? Because you deserve it? Because you deserve it? Eh di, nagmalaki ka. What do you think? Bakit ka tinutugon? Because you deserve it? Ito na nga yung biyaya eh. May regalo si Lord for us. The undeserved. Hindi karapat-dapat tumatanggap tayo. Sabi na, every miracle that happens because of grace. Why do you think, yan eh hiwalay dear. Why do you think God answers your prayers? Magkahiwalay yan. Number 6 na tayo. Oh, number 7. Why do you think God answers your prayers? Because you deserve it? No. No. Isaiah 65:24. He answers our prayers because of His grace. Dahil sa biyaya niya, ang linaw po ng sinabi rito. Kagaya kanina yung ating sinabi na, paano ka pinatawad ni Lord? By grace. Bakit? Eh gusto niya eh. Paano ka pinatawad ni Lord? By His grace. Bakit? Gusto niya eh. Paano ka tinutugon ni Lord? Dahil mabait ka. Eh di ang may pagmamalaki mo ay kabaitan mo, hindi ang kabaitan ni Lord. Sino rito ang gustong ipagmalaki ang kabutihan ng Diyos? Paano ka tinutugon ni Lord? Dahil siya mabuti. Bakit ka tinutugon ni Lord? Eh, mapagmahal siya. Eh, bakit ka tinutugon ni Lord? Eh, siya namatay sa cross at yung ating mga kasalanan, eh, biniyaran niya. Kaya tayo, nakakalapit sa trono ng biyaya ng Lord. Mas malilinawan niyo po sa isang linggo, Hebrew 4:16. Ano sabi ron? Malaya na tayo makakadako sa trono ng biyaya ni Kristo. Bakit? May priest. Sinong priest? Si Jesus Christ.
na namamagitan sa atin, sa Ama at sa atin, na taong makasalanan, kaya malaya na. Sabi mo, nakadako na ka ikaw sa trono ng biyaya ng Lord. Doon kakamtan ang tunay na pagpapala. Hebrew 4:16. Next week ko po ituturo. So bakit tayo tinutugon ng Panginoon? Deserve ba natin tayo tugunin? No. Sabi po ng Isaiah, it is, lagi pong ang sagot natin po ay dahil si Lord ay mabuti, dahil si Lord ay mapagpatawad, dahil si Lord ay mapagmahal, dahil mahal tayo ng Panginoon. Hindi po pwedeng ang sagot, eh ako'y mabait. Kaya ako'y, ay Lord, eh ako'y laging present sa mga gawain, ako'y tutugunin mo. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong ginagawa. Nagagawa mo lang ang lahat ng tama at mabuti dahil ni Lord. Hello, paalala, wala tayong pwedeng ipagmalaki. So, bakit tayo tinutugon ni Lord? He answers our prayers because of His grace. Siya'y mapagbiyaya. Everyone or every, Isaiah 65:24, even nagkadikit, even before they finish praying to me, kayo na po magtuloy, I will answer their prayers. Hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi ka pa tapos sa paghingi mo'y may solusyon na, may tugon na si Lord, na andyan na ang katugunan sa iyong kahilingan. Dahil ang Diyos ay mabuti. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Dahil ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Pwede ba siyang mangako ng nandyan na kung hindi siya ang Creator? Siya ang Creator eh. Basa uli, bakit tayo tinutugon ni Lord? Because of His grace. Ano ang pangpito natin na benefit of God's grace? He answered our prayers. Basa uli. Because of His grace. Isaiah 65:24. Even before they finish praying to me, I will answer their prayer. Sa Tagalog, hindi pa kayo tapos sa inyong kahilingan, sa inyong pananalangin, tinutugon ko na kayo. In other words, nakahanda na ang katugunan, di pa nakikita na yung mata, di sumasagi sa yung isip, ni nahawakan na yung kamay, ang inihanda ng Lord sa'yo. Kanino yon? Sino ang bida sa buhay natin? Si Lord. Siya ang mapagbiyaya. Again, wag mo ito pong biyaya ng Lord. Itutuloy ko po sa isang linggo, hindi pwedeng gamitin lisensya para ikaw ay magpatuloy sa pagkakasala. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit magpapatuloy? Eh, nasa iyo si Holy Spirit. Ama, siyang bumabago. Sabi mo siya, ang kaliwat kanan, hindi mo ako kayang baguhin. Si Holy Spirit na nasa akin, katunayang si Holy Spirit ay nasa akin, ako'y nababago. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi, umanap ka na sasabihan. Si Holy Spirit na katunayang nasa akin, kaya ako'y nababago. Kaya ako'y sa pabuti, sa paganda, sa pasaya, hallelujah, sa palakas, sa palusog, sa pabago. Tumayo ang pabago, tumayo ang pabuti. Tumayo ang pinananahanan ni Holy Spirit. Tumayo at magpasalamat sa Lord. Hindi ka pa tapos sa iyong kahilingang sinasabi, inihanda na ni Lord. Humanap ka na sasabihan, inihanda na ni Lord ang kailangan mo. Magpapatotoo ka naman sa himala ng Lord. Review natin. Ano yung benepisyo ng biyaya? Number one, sabay-sabay tayo, we are saved by grace. We are forgiven by grace. We are redeemed from the curse of the law by grace. And we are joint heir and receive and recipient of Abraham's blessing by grace. And the Holy Spirit indwelt us by grace. And we receive miracles.
by grace. And the answered prayers, we receive answered prayers by grace. Huwag mong ipagmamalaki ang ginawa mo. Nagagawa lang nating maglingkod, gumagawa tayo ng iba't ibang gawain, ito'y para sa'yo, pero sa totoo lang sa likod na yan, kaya mo nagagawa dahil ni Lord. Sino rito nagsasabing tatanggap ka ng dagdag na biyaya, John 1:16, dahil ikaw ay mapagpakumbaba. Aaminin mo na pag ikaw'y nagkamali. Huwag ka na magtatago pa dahil sabi ni Lord, ako ang ganda po sa isang linggo ng katuruan. Tataunay Lord, matapos po natin ito. Kasi kailangan po, lalo po ngayon, kailangan pong maging malinaw sa atin. We need to abide in the grace of God. Maunawaan natin yung biyaya. Ang biyaya ng Lord ay hindi lisensya para ikaw ay gumawa ng mali. Ang biyaya ng Lord, ito ay gift. Ito ay para ikaw lalo'y mapalapit kay Lord at matanggap mo ang Abraham blessing. Sino yung excited na matanggap mo ng tuloy-tuloy yung ipinangako kay Abraham? The blessing of Abraham. Meron din tayo. Magpasalamat. Yung mukok at pumikit sa lahat ng iyong narinig, magpasalamat ka sa Lord. Sa biyaya ng Panginoon, si Lord yun eh. Naligtas tayo dahil niya. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Di pa kami tapos sa paghingi. Dahil sa iyong biyaya, tinutugon mo na. Mahal mo kami. Gusto mo ang bawat isa'y makapagpatotoo na dahil sa aming pananalig sa iyo, dahil sa iyo na nasa amin, kumikilos kayo, you're always at work. In our weakness, your power works to the best. Kayong ipagmamalaki ko, sabi mo kay Lord, kayo ang biyaya mo, kayo yung biyaya, kayong ipagmamalaki ko. Totoo si Lord. Kaya ang buhay natin sa pabuti. And this time, Father, in Jesus' name, mayaan mo. Hallelujah. Sa umagitan ng awit na ito, patuloy kayong mangusap. Hiniling ko, Ama, ang bawat isa'y may pangangailangan. Sige, address mo ang iyong need sa Father. Address mo yung kahilingan sa Father. Hiniling ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, anumang kahilingan ng bawat isa pang negosyo, pang trabaho. Father, in Jesus' name, pang relasyon, pang lokal at abroad, kagalingan, habang kami umaawit, my Lord, gumawa kayo ng himala. Ang himala ay naranasan namin because of your Holy Spirit in us. Kayo nananahan sa amin. You are the one who performed miracle when we preach the message of Jesus Christ sa kanyang ginawa sa cross of Calvary. Alam ko mula kanina, may ginagawa kayo sa buhay ng bawat isa, sa sitwasyon ng bawat isa, sa panalangin ng bawat isa. Yes, Father. You are the gracious God. Bakit ba kami naligtas? Dahil sa biyaya mo. Bakit ba kami napapadawa? Dahil sa biyaya mo. Bakit kami nawala sa sumpa ng 10 utos? Ginawa niyo ang sumpa. Kayo ang nagbayad, Lord Jesus. Salamat po. At diretso pa rin ang iyong biyaya. Dahil ikaw nagsabi, we became recipient of Abraham's blessing because of your grace. Nananaan kayo sa amin, Holy Spirit, because of your grace. Sa iyo galing ang faith. Binuksan lang namin ang aming mga puso. Kaya Lord, kung meron pa po na hindi nagbubukas ng puso sa iyo, magawang buksan ng puso sa iyo, Lord Jesus, na ikaw ang tanggaping Lord and Savior. Baka meron dyan sa online, hindi mo pa talaga ginagawang Lord and Savior si Lord Jesus Christ. This time, sabi mo, Lord, I surrender my life to you. I forgive those who commit sins against me. Sinusuko ko sa iyong buhay ko. Hindi ako pwedeng maglihim sa iyo. Salamat, gaano mang kalaki ang aking kasalanan, gaano mang karumi, kaya mo akong patawarin. Sinabi mo, you are knocking at the door of my heart. Now, I'm hearing your voice. I open my heart to you, Lord Jesus. Come into my heart and be my Lord and my Savior. Kapatid, kung ginawa mo yan, you believe that Jesus died on the cross, after 3 days He rose from the dead, beginning today you are saved. Just confess that Jesus is your Lord and Savior, that He died on the cross to save you. But after 3 days He rose from the dead and alive forevermore, and He will come back soon.
Wala tayong pwedeng pagmalaki, kapatid, gusto ka ni Lord iligtas. Kaya ngayon, ginawa mong Savior and Lord, magpatuloy ka lang. Nandiyan na si Holy Spirit sa'yo. Napapunta yun sa'yo si Holy Spirit, hindi dahil sa pagsunod, itigil mo na ang kaalaman na kailangan mo makasunod sa 10 utos para maligtas ka. No. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Ginawa na ni Christ ang di natin kayang gawin. Si Christ na ang nagbayad sa bagay na hindi natin kaya. Sa kasalanan hindi natin kayang bayaran. Si Christ na. Palakpakan natin si Jesus Christ. And now, Father, hayaan mo na makaawit kami sa iyo ng awitin na totoong ikaw yung biyaya. Ikaw yung Lord. Salamat. You remove our shame. You forgive us. Our sins has been covered by your blood. Awitin natin ito wholeheartedly. Hallelujah. Ikaw yun, Lord Jesus, our gracious God. Glorious grace, grace, glory. And I pray, Father, as we sing this to you, gumawa kayo ng tuloy-tuloy na himala. Magpatuloy ito, Lord. Kung meron may sakit karamdaman sa pamilya, gumaling. In Jesus' name. Grace, wonderful grace, at the cross all of my sin is covered. Thank you, Lord. Kaya na sa biyaya niya.
ikaw ay mababago at patuloy na nababago. Nasa biyaya niya, ang himala ay always available. At ngayon na, sabi mo, Lord, ngayon na kailangan ko ng himala. Lord, ngayon na kailangan ko ng healing. Pag narinig ni Lord ang iyong panalangin nang may pagpapakumbaba, wala siyang magawa kundi ikaw ay pagpalain. But thank you, Lord. Kumikilos si Lord. Kumikilos siya sa'yo. Yara bahay, yara lati, yara lande. Sinasabi niya sa'yo, mahal na mahal na mahal ka niya. Sinasabi niya sa'yo, pagpapala ni Abraham, nagsisipong lama pa lang sa buhay mo. Sabi niya sa'yo, dahil nanampalataya ka, ang himala ay mararanasan mo. Dahil nanampalataya ka, sinasabi ni Lord sa'yo, higit pa sa kailangan mo, ang ibibigay niya sa'yo. Dahil nananampalataya ka na sa biyaya ay magagawa mo. Ang hindi mo nagagawa ay magagawa mo. Dahil naniniwala ka sa biyaya ng Diyos ay magagawa mo. All for His glory. Andiyan na. Oh Lord, thank you. Andiyan na ang inihintay mo. Lord, salamat. Salamat po. Hindi pa kami tapos sa paghingi sa'yo dahil sa iyong biyaya, nakahanda na ang lahat ng kailangan namin. Nakahanda na ang lahat. At ngayon, Lord, ikaw ay nagpapagaling. Nagpapagaling ka, Father, in Jesus' name. Si Holy Spirit ay kumikilos. Oh Lord, thank you. Ikaw yun. Ikaw yun. Salamat po. Salamat. Sige, pasalamatan mo si Lord sa mga miracle, sa mga breakthroughs, sa mga favor, sa katugunan ng iyong panalangin. Salamat, Lord. Lahat ay makatatapos ng pag-aaral. Ano mang kailangan na provision, nakahanda na ang provision, nakahanda na, O God, ang wisdom, ang protection, ang promotion, ang restoration, ang multiplication, nagaganap na. Thank you, Father, because you are the gracious God. To the one who believe, ito'y mararanasan. Ang bawat isa'y nananampalataya sa iyo, Father, at ito nga'y patuloy na mararanasan. Sige, pasalamatan mo na si Lord sa iyong tinanggap at tatanggapin pa. Sige, come on, pasalamatan mo si Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. I pray, Father, makapagpatotoong bawat isa ng kabutihan mo. Yan din ba ang kahilingan mo? I agree. Makapagpatotoo ang bawat isa. Bagong patotoo. Lumikha na kayo noon. Hinihiling ko, Ama, after this preaching, naging malinaw sa amin. Mula sa narinig, lumikha kayo ng magandang patotoo. I agree to everyone's prayer. Mangyari, O God, ang pagpapatotoo na truly, by your grace, everything will be possible. To God be the glory. In Jesus' name.